back mga repapips, no, nandito tayo sa Lagos po, Barasoain. Isang makasaysayan lugar, natayo pa to noong 1885, no, so dito natayo ni President Emilio Ginaldo ang unang Malolos Congress. So mga repapips, no, check natin log, no, sa isang makasaysayan lugar dito sa Malolos, Bulacan, ang Barasoain Church. Our Lady of Mount Carmel Parish, o mas kilala sa tawag na Barasoain Church o Simbahan ng Barasoain. Alam nyo, sa totoo lang, no, amis na amis talaga ako dito. Lalo na't kung yung malalaman na ito ay naging tanggapan ng kauna-unang Pangulo ng Pilipinas, no, na si General Emilio Ginaldo. Dito rin naitayo ang unang kongreso ng Pilipinas noong September 15, 1898. At ang konstitusyon ng Malolos mula September 29, 1898 hanggang Enero 21, 1899. So noong mga panahon na yun, hindi lang basta simbahan ang Barasoain, no? Naging tanggapan ito ng Pangulo ng Pilipinas na si General Emilio Ginaldo. Actually, no, sa loob dito, may mga makasaysayang bagay pa na matatagpuan. Merong museo sa loob nito. Ayan, makikita nyo ang kalesa ng unang general at unang pangulo ng Pilipinas na si General Emilio Ginaldo. Astig, no? Ang kalesang yan ang nagsisilbing kauna-unahang presidential guard ng Pilipinas. Del mismo cuna, los invasores no te olearán jamás en tu azul cielo, en tus auras, en tus montes y en tu mar. Esplende y late el poema de tu amada libertad. Old Spaniard style ng mga gusali dito sa loob ng Barasoain, no? Andiyan ang museo, sa kabila ang simbahan. So napakaliwalas, no, napakaganda. So kung gusto niyo magninay-nilay at mag-refresh, magbalik ng alaala, bumalik sa nakaraan para kang nag-time travel, eh swak na swak to, itong place na to, no, napakatahimik, hindi magulo at nakalimit ang mga tao. Ganda, ang ganda dito mga repapips, no. Sa totoo lang mga repapips, no, nung naglalakad ako dito at binibidyo itong mga pangyayaring to, hindi ko lubos maisip na sa mga unang araw ng Barasoain Church ay talakaran at nilalakaran ko ngayon ang mga nilakaran ng mga ating bayani, katulad ni Apolinario Mabini, although hindi siya naglalakad, ni Gregorio del Pilar, Marcelo del Pilar, ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, no, dahil noong mga panahon niya is sumulat siya sa mga kababayan ng mga Malolos. At ito ay naging tanggapan ng kauna-unahang Pangulo, no. Pero sa totoo lang mga repapips, no, mas naniniwala kasi ako na dapat mas kilalan na unang Pangulo ang Supremo na si God Andres Bonifacio. So by the way, hindi ito ang topic nun, no. Topic natin ngayon isang Barasoain Church, no. Sa totoo lang mga repapips, no, hindi naman talaga ako reliyosong tao, no, pero nung nakapasok muli ako dito sa Barasoain Church, eh parang napakagaan sa pakiramdam, no. Hindi naman sa nakakatakot dahil lumang simbahan na to at marami siguradong namatay at naidaan na sa lumang simbahan na to.
Pero kakaiba ang naramdaman ko talaga dito, no? Parang may presensya na pagbawi, lalo't nung naharap ako sa altar at unti-unti ko nakikita ang larawan o imahe ng Hesukristo na nandoon, no? Yeah, isa pa mga repapips, no? Hindi ako basta-basta naniniwala sa kung anong pangalan ng santo o kung ano pa man o rebulto. Pero dahil sa makasaysayan lugar, ang simbahan na ito, ang Barasoain, eh, talagang pintahan ko siya. At, santo say nga lang, hindi ako nakapunta talaga sa konterya ko na museo dahil hindi ko dala yung vaccination card ko, no, nung panahon na nagpunta ako dito. Kaya nakakapanghinayang din, no. Pero nagmuni-muni ako, nagninay-nilay, tinignan ang bawat instruktura na mas matanda pa sa mga pagdating ng Amerikano at Hapon dito, no, dahil panahon pa ng Kastila ito. Mga Kastila, mga Praile ang nag-uumpisa dito, lalo't yan, nakikita nyo yung parang plataforma o bito ba tawag doon, basta kung saan nagsasalita yung pari. Ayan ang aking sinasabi, huwag yung tularan ng buhay wasak. Kayo ay mga indyo, talagang matitigas ang ulo ninyo. Magbalik loob kayo sa Diyos. Habang kayo naglalasing at nagsasaya, susunog na ang mga kaluluwa at sa impyerno. Mamamatay kayong lahat. Wasak na wasak! Wasak na wasak! Wasak na wasak! Wasok na wasak! Siya nga pala mga repapips, no? Huwag niyong kalilimutan na kung pupunta man kayo dito, eh tumama kayo sa simbahan at pagnilayan ang mga kung ano man ang pinagdadaanan niyo, idasal niyo sa Panginoon. Alam ko gagabay niya kayo, no? Walang pinipiling gapto or hadlang kung ikaw man ay Muslim, kung ikaw ay Kristiyano, iglesia ka man ay Kristo, dating daan ka man, Jehovah's Witness. Alam ko may isa tayong Diyos, no? Naniniwala ako doon. Wala naman talaga kung Katoliko man yan o kung ano pa man, kung anong Legion of Mary man yan o kung ano man. Basta tayo ay nagkakaisa at nananalangin, tumatawag sa Kanya. Eh lahat tayo ay panalo na doon, no, mga repapips, no? Siya nga pala, yan ang kalayaan tree, no? Sayang lang at kung nakikita yung maliit siya, ang tunay na kalayaan tree ay naputol at binagyo. At ang tunay na kalayaan tree ay tinanim ng ating pangulo na si General Emilio Ginaldo, no? So, ito ang Barasoain Church, mga repapips, no? Hanggang dito na lang muna, no? Pangako ko sa susunod na pagbalik ko dito, eh pupuntahan ko ang museo, no? Nagkataon lang na hindi ko dala ang aking vaccination card. Pero sa muli, mga repapips, no? Papasyal ko kayo dito. Ang historical naman, hindi lang ang simbahan, napakaganda talaga ng simbahan ng Barasoain, no? Ang isang Barasoain Church na punong-puno ng kasaysayan, no? Hindi lang siya basta simbahan na dasalan ng mga tao, kundi naging isang saksi ang mga dingding nito sa kasaysayan ng Pilipinas, panahong Espanya, panahong Amerika, panahong Hapon. So, ganito lang muli mga repapips. Hasta la vista.